Hello everyone, this is Christine and welcome to my brand new episode ng Filipina Life Abroad. So today ay magkukwento ako sa inyo ng aking trabaho dito sa Denmark. Well, hindi naman ako nagsimula dito sa Denmark. Way back 2013, isa muna akong au pair. Ano nga ba yung au pair? Ito yung para kang yaya ng mga bata. And titira ka sa isang host family na parang kumbaga mag-aampon sa'yo. Meron kang 2-year contract. Actually, ito sa Norway to before. And until now, actually, meron pa akong connection sa family ko na yon. Paano ko nalaman yung au pair na yon? Meron kasi akong pinsan sa Norway na nakatira at nakapangasawa ng Norwegian. So, siya yung dating au pair. So, ngayon, nirekomenda niya yung isa ko pang pinsan sa Netherlands. But dahil kasi meron na rin trabaho sa Netherlands yung pinsan ko na yun, so ako na lang yung maswerteng napili nila na maging au pair actually. Ano nga bang ginagawa ko dun? So nakakatawa kasi wala akong kaalam-alam sa mga household nung time na yun. Hindi ko nga alam paano gumamit ng vacuum, paano maglaban ng mga damit sa washing machine nila. As in, totally, wala talaga akong idea. But nakasurvive naman. In exchange for my allowance, isa pa nakakatawa dun. 5,000 Norwegian crowns nung time ko is around 30,000 pesos na yun sa Pilipinas. Imagine saan ka nakakita na ganun yung sahod, diba? Compare sa trabaho ko sa Pilipinas sa office work and then now sa Norway. So ayun, natuto ako ng kultura ng Norwegian, ng mga pagkain, ang dami ko mga natutunan. It was a very nice experience. And then after dun, natapos yung kontrata ko ng 2 years, so pumunta ako dito sa Denmark para mag-cross country. Meron din kasi silang tinatawag na au pair exchange cultural system here. So, panibago, pero the same lang ng ginagawa. Ayun, 2 years na naman. And inside 2 years na yon, 2017, na-meet ko yung asawa ko ngayon. Na, ayun, nagpakasal kami. And then, now, nandito na ako sa Denmark. Nung nagkaroon ako ng residence permit dito bilang asawa ng Dane, is allowed na ako magtrabaho ng more than 5 hours. So, normal, full-time job na yung pwede kong gawin. So, ang ginawa ko nun, so, inayos ko yung mga papel ko from the Philippines na diploma, lahat ng mga certificate of employment ko, mga past works ko, past jobs ko. Ang problema, kailangan ko muna matuto ng Danish dahil mostly ang mga establishment dito, although nakakapagsalita sila ng English, is mas prefer nila yung marunong mag-Danish, kahit konti lang. So, ang ginawa ko, nagsulat ako ng CV ko, nagpa-print ako ng CV ng around 50 CVs. Then, sinend ko dyan sa lahat ng places dito sa kung saan ako nakatira. We all know naman na kahit na mga professional tayo sa Pilipinas, like me, I am an engineering graduate in Philippines. Pero pagdating dito, although makikredit naman yung pinag-aralan mo, is dahil sa language nga na kailangan mo pang matutunan, kahit basic lang, is parang magba-back to zero ka. Nakaka-frustrate, diba? So, anong ginawa ko? Nag-apply ako yun ng 50 places dito kung sa town kung saan ako nakatira, mga restaurant, bar, you know, you name it. Yung mga simpleng work na kung saan hindi mo kailangan na makipag-communicate ng fluent Danish. And natanggap ako, may tumawag out of 50 places na sinendan ko, natanggap ako sa isang Asian restaurant. Ang galing, di ba? So, ano yung unang trabaho ko, isa akong waitress dito. So, but yung trabaho na yun was only part-time, kaya nagpalit din ako ng trabaho. Actually, meron silang programa dito sa tinatawag nilang job center na merong mag-handle sa'yo na trabahador sa munisipyo para matulungan ka na makapag-advance sa
status mo dito. Kung ano ka, matulungan ka makapaghanap ng trabaho or matulungan ka sa pag-aaral mo kung anong gusto mong gawin sa buhay, 'di ba? So, ano nga ba ang ginawa ng job center sa akin? Sabi, dahil nga ikaw wala ka masyadong alam na Danish but for now, so pwede kitang i-recommend sa isang cleaning company. Ayan, eto na tayo. So, ano ba daw ang style nito? Nagsimula ako sa cleaning company. Nung una muna, so way before that, sinabi ko to sa papa ko na nung nabubuhay pa siya nung time na yon, way back 2018, nagulat ako kasi sabi ko professional ako sa Pilipinas. I mean, ang trabaho ko, office job, and graduate ako ng engineering course. Bakit hindi ako makapaghanap ng engineering course dito? Alam mo ba, iniyakan ko talaga yung cleaning job na yan. Sabi ko, bakit ako maglilinis ng inidoro? Eh, graduate ako, 'di ba? So, ang ito pa ang nakakainis nung una na 'yon. Sabi kasi sa akin, yung 1 month ko daw is training. Walang bayad 'yon. And then, kung magaling ka, magaling maglinis ng inidoro, ay saka ka maa-absorb nila para ayun, maging regular employee ka na. So, parang apprenticeship, 'di ba? So, sabi ko, oh my God, ano ba to? Kaya nagkaroon ako ng dilema nung time na yun. Sinabi ko sa papa ko nga and then sinabi ko din sa asawa ko. And then sabi niya sa akin, eh, dito naman, ipinaliwanag niya na hindi naman problema kung ano man ang trabaho mo. Basta't gusto mong magtrabaho at nagbabayad ka or magbabayad ka ng tax. So, ano nga ba yung ginawa ko? Yan, syempre, tinanggap ko na. Dahil inisip ko, in the long run, let's see kung matututo man ako dito ng language or ano ba. Actually, win-win situation din kasi for me, kung ma-absorb ako doon is magkakaroon ako ng sahod and then matututo ako ng language. O marami ako matututunan kasi dati nga, hindi naman ako marunong humawak ng vacuum, hindi naman ako marunong maglaba ng damit, 'di ba? Ng mga ganun. So, sabi ko, sige na nga, tanggapin natin 'to. 1 month. 1 month nagtrabaho ako from 4 o'clock in the morning nang walang bayad. So, ayun, luckily naman natanggap naman ako or naabsorb ako ng company na pinag-apprentisan ko. So, after 1 month na ibinigyan nila ako ng full-time na kontrata, which is sa isang bangko. Ayun. So, ayan na. Unti-unti, natuwa ako dun sa place. Kahit na masyadong maaga yung 4 o'clock, na nag-adjust naman yung body clock ko. And then, nakakatawa kasi mag-isa lang ako dun, na-realize ko yung introvert side ko. So, sabi ko, ayun, okay lang na mag-isa kahit walang kasama, walang kakwentuhan, at least, parang pakiramdam ko sa sarili ko, masaya ako. So, ayan na. Sumweldo na ako. So, nakakatawa kasi, not to brag, or I don't know if bragging ba to, na yung unang-unang sahod ko, natatandaan ko, December yun. Kasi November yun, November ako unang nagkaroon ng kontrata eh. So, 1 month, November to December, ganun, yung cut-off. December, nagkaroon ako ng sahod, which is 13,000 Danish crowns or more. Yun ay paid off. Nakaltas na lahat. Nakaltas na yung tax dun. So, nakakatuwa. Kasi sabi ko, proud na proud ako sa papa ko. Imagine, naglilinis lang ako dito or naglilinis ako ng inidoro na sumasahod ako ng 75,000 pesos sa isang buwan na simula lang yun, ha? First month ko pa lang yun. And then yun na, sabi ko, hindi ko ma-imagine na ganito pala. So until now, 2023, nandun pa rin ako sa trabaho ko sa bangko. So you see, akala natin, sa buhay, akala natin lagi tayong mataas, akala natin
tayo na yung pinaka the best at hindi tayo bagay sa mga ganitong gawain. Pero natutunan ko dito sa Denmark na hindi pala dapat ganun tayo mag-isip. Dahil meron silang tinatawag na yantelo na you are not better than anybody and they are not better than you neither. So, parang pantay-pantay lang yung mga tao, mapa-professional ka man o hindi, siguro nagkakaiba lang tayo sa amount na pumapasok sa bangko natin, pero pantay-pantay tayo, pare-pareho pa rin tayo mga tao, human being. Kaya, ang maganda dito sa trabaho ko ay wala silang discrimination at hindi nila ako tinitingnan as mas mababa sa kanila. Nakakatuwa kasi in that way, minamahal ko yung trabaho ko and I feel like a star dahil mula sa paglilinis ko ng inidoro, it puts food to the table and I am very proud of myself dahil alam nyo, magpasipag lang kayo dito kayo yayaman eh. Walang taong hindi ko komportable ang buhay dito sa Denmark kung hindi ka masipag. So, that is my work. So, ayan po ang trabaho ko dito sa Denmark. At sana may natutunan kayo sa aking kwento ngayong araw na ito. At kung gusto nyo pong makipag-connect sa akin, I will put my info sa YouTube channel ko under the description ng video na to. So, until next time and have a nice evening. Bye-bye!